Sabay din, my God! For the bit! Magsasagot lamang tayo ng mga medical technology questions na ibinigay sa atin ng ating mga future medical technologists from Manila Central University. Ayan! We are going to answer their questions because yung mga hindi pa nag-intern ay medyo hindi pa nila alam ang mga mangyayari sa outside world. Yes, po, opo. Medyo harsh ang real world. We got the taste of it already. So, we are going to guide you. Feeling teacher ka dyan. Going to help you guys. So without further ado, I think, let's get started. So, syempre, ang get-up natin ay ang ating bonggang-bonggang white coat. Yes, Papa. Since nag-intern ako, dun ko lang na-realize ang importance ng white coat. Lalo na pag naglalakad ka sa hallway at mag-release ka ng resulta sa nurse at bigla kang tawagin na Dok! Yes po, ma'am. Pero pag sabi ni Nurse! Hindi ako tumitingin. Attitude check! Nurse, ako. Hindi po ako. Ganun ang ati chona mo. Let me introduce myself. My name is Paula Grant Cardero. Kitang-kita naman sa akin, white coat nation is a nation. Yes! And I am a graduate. Graduate. Nakatapos po ako ng medical technology sa Manila Central University for like 4.5 years. My journey in becoming a medical technology graduate. Not very smooth sailing, yes po. Mahirap mag-medtech, mga tao. Kung hindi ka medtech at hindi po kayo subscribe sa aking channel, make sure to subscribe to my YouTube channel. At kapag hindi ka nag-subscribe sa YouTube channel ko, ay magiging kamukha mo si Boknoy. Nang unang tanong pa lang ay medyo nakaka-controversia na ano po. Nagka-jowa ka na ba? Or muntik nang magka-jowa dahil sa internship? To answer that completely frankly, hindi po. Medyo nagka-ano lang ako, nagka-aberya lang nung nasa amang ako. Pero that's just, wala na yon. Pero kung gusto niyo ikwento ko yon, comment down below. Magagawa tayo ng part 2 nito. Abangan niya. Esensya na pala akong medyo pagka-emo ang buhok ko ngayon at hindi ko talaga siya mamani. Sabi ni Sir MJ, kamukha ka daw si Karin Uzumaki. Yes po. Pero ako talaga ang naning ni Sarada. Yes po, opo. You are delusional. Si Sasuke lang yung pang-panakibuta si Sasuke kasi alam niyo naman. Ano po ang pinakamagandang section sa laboratory? Ang pinakamagandang section sa lab for me ay really kung saan ka talaga komportable. Kada iba't ibang ospital, iba-iba yung protocol. Malalaman nyo yan pagka nasa ospital na kayo at nag-i-intern na kayo. Depende kasi, may section kasi sa lab na hindi naman i-involve ng mga laboratory equipments. Merong section sa lab na hindi kailangan, no? Like, kapag nasa info ka, ikaw yung nasa harap, ikaw yung nagka-type-type ng computer dyan, tapos lalapit yung pasyente, tapos, Dok, kamusta na po yung resulta? Ikaw yung sasagot nun, ganun. Hi, ma'am! Wala pa pong resulta. Balikin ako after 24 hours. So, follow-up question niya, ano ang worst experience mo sa pasyente at sa co-intern mo? Sa pasyente, sa totoo lang, wala naman akong worst experience with patient. Nakakayanan ko naman, never pa naman ako umiyak dahil sa pasyente, dahil sa sobrang sama ng ugali. Thank you, Lord, talaga, at hindi ko na-experience yon. Pero, yung sa co-intern, ay talaga naman, magkikwento. Meron akong co-intern dati na sobrang, hindi ko alam kung ano bang meron sa kanya, pero sobrang tamad. Hindi maasahan. Walang sense of responsibility. Natutulog lang pag duty. Ayan yung mga ka-intern na sarap talaga. Ang sipain sa itlog. Ay, nakakabuisya talaga. Kapag kasi naging intern ka, magkakaroon ka ng demerit tsaka merit. Kapag merit, bihira yon. Pagka nagka-merit ka, ibig sabihin may nagawa kang maganda na talagang nag-benefit yung buong lab, ganun and everything. Pero sa QCGH kasi mahirap magbigay ng merit. Nani? Yung merit ay talaga namang jumujulanis ang Tokyo, Japan. So ayan, histopat yun. Histopathology section ako. Ang ginagawa doon ay mga nag-receive ka ng mga inoperang katawan. Nakareceive nga kami ng isang buong kamay. At
walang formalin. Nakakaloka. Nag-endorse ako sa kanya, di ba? Nasa ganyan niya, nasa jar. Yung mga laman loob, opera, whatever. Nag-endorse ako sa kanya kasi nagkamali yung ano ko, log ko doon sa logbook. De, i-re-receive mo kasi yon. Eh, nagkamali ako. Tanga ka pala eh. Sabi ko sa kanya, kailang ba na ayusin mo na? Meron lang akong pupuntahan this day. So, kailangan maaga akong makaalis. Eh, sinsakto naman yung oras ng dating niya. So, nag-endorse na ako ng maayos. Sabi niya, oh, sige, sige, sige. Kinabukasan, night duty paper na merong 72 hours demerit. Bitch, why? Pagtingin ko doon sa aking DTR, ay meron na akong demerit. Dahil, hindi ko daw inayos yung label ko. In-endorse ko ng maayos yon, pero... Am I supposed to feel ashamed for it? In my heart, I know I did my very best. And I... Paano po maging fresh habang nag-aaral? Ay, girl, kung gusto mo maging fresh habang nag-aaral, mag-makeup ka. Alam mo, ang tanging... mantra ko habang estudyante ako, kapag ka may exam or quiz, sigurado ko na naka-makeup ako. Kapag ka bumagsak ako maganda. At pero kung mga klase ko bumagsak sila. Ganun ang isaksak mo sa utak mo. Paano makapasa ng hindi nag-aaral? Is this bitch for real? Girl, hindi yun existing. Talagang kailangan mo mag-aral para, you know, makapasa. Ako nga, no. Hindi naman sa hindi ako nag-aral, no. Ang dami kasing gawain, no, na extracurricular activities. Hindi ako yung type ng tao na i-devote ko lahat ng oras ko sa pag-aaral. So, hindi ko kaya ng araw-araw, 24/7 na nakaduktok sa libro. Hindi ko kaya yun. Eh, ni-require kasi ng MEDTECH yun. Talagang nag-demand siya ng sobrang oras sa akin. And hindi ko yun gusto. Pero... nakapasa naman ako in the end kasi I'm smart. Saan mas madaming yummy, nursing or medtech? Ano ba? Sa school ba? Kasi yung batch namin, abutan namin sila, ano yun, si Allison Ikarangal. Sino to yung Paul something? Ay, Paul nga ba yun? Paul Christian something Kemerut. Basta siya yung malaki katawan. Pero, naabutan ko din sa medtech sila Zon, si Aladdin Chu. Anong university ang madalas merong guwapo o maganda? Salita na tayo ng totoo dito. UST at FU Manila. Yes, so ayan po ang top 2 na laging may pogi. Kapag ka nagpasok talaga sa ospital, laging may pogi dyan, may maganda. Pero sa extraction skills, ay ayoko na lang mag-say. May bala ka ba mag-take ng ASCP? Wala po. Sa mga hindi po nakakaalam, yun po ang exam na tinitake. Kapag gusto mong mag-medtech sa ibang bansa, yun yung ititake mo. Pero ako kasi hindi ko balak mag-work sa ibang bansa because mag-med ako. Balak ha, balak. Hardest medtech subject? Lahat! Lahat sila mahirap. Ang aalamin mo lang kasi kung paano mo siya mag-grasp na gusto yung mga medtech subjects natin. Pero sa akin ah, pinaka-hate ko ay walang iba ha, kundi clinical chemistry. Alam niya ng mga friends ko, hate na hate ko talaga CC. I don't know why. CC 1, 2, 3. I really hate clinical chemistry. Oh my God. Pero ngayon, medyo naiintindihan ko na ang CC. Are you sure about that? Dahil nga paulit-ulit na sinasaksak sa utak ko. Pero ang ironic ha, CC, hindi ko yan nabagsak from CC 1, 2, 3. Nabagsak ko pa hiya. Tsaka AUBF. AUBF ang aking favorite subject. At nabagsak ko yon. Itlog o manok? Itlog ng poging medtech. Where's your mother? Kumuha rin po ba kayo ng sperm ng classmate nyo or sperm nyo mismo? Sa akin mismo. Okay. Gaano kahirap po ang boards ng MEDTECH? Kasi ganito yan. Hindi pa ako nagbo-board exam. Pero dapat kasi this August magbo-board exam na kami ng tropa ko. Yung mga nagkaroon ng pandemic. Yung March, nausad ng August. Tapos ngayon, nausad na naman yung board exam. So bali, sabay-sabay kami buong batch mag-take ng March 2021. Sana sabay-sabay kami maging RMT kasi ang saya nun. Lalo na kapag ka nag-testimonial, lahat kami nandun. Wow, ang saya, di ba? Kung nanonood ka man at kabatch kita, aminin mo, masaya yun. Most unforgettable moment as MEDTECH student. Ah, eto yun. First time ko tumusok sa school. As in yung first na ganun ko. Yung first kong tinusukan ay si Lot. Yes po. Ang hirap niya. Siyempre, sasaktan mo yung friend mo para maka-update ng blood. Hirap talaga, ang hirap. Pero pag nag-grasp mo, masaya siya, promise. Study tips po sa third year. Well, eto lang yan. Isulat mo yung notes mo. Isulat mo ulit siya sa separate paper. Tapos, gawin mo siya sa oras kung saan active yung ulo mo. Ito ulo ha? Kasi ako, nung nag-aaral ako, mas active ako sa gabi. Pero ngayon, mas gusto ko sa umaga nag-review kasi mas fresh daw yung utak. Bakla, hot ba yung Charles Santos? Yes po, hot po si Charles Santos. Meron kaming group photo together. Yes po. At... oh, di ba hot na si Charles? Tapos meron siyang tatongers dito. Tato as in, parang ganung tato. And I was like, Sarap! Ano pa lang mga katanungan? Ang bilis matapos ng video na ito.
thank you guys for watching and thank you guys for listening to me at question and answer portion na naman po tayo. Yes po, opo. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Yes po, opo. Pag hindi ka nag-subscribe at ikaw ang future medtech, babagsak ka sa board exam or babagsak ka sa subject mo, bahala ka sa buhay mo. Mag-comment ka din sa baba. Yes, gagawa po tayo ng part 2 ng ating medical technology question and answer portion. At magtatanong lang ako sa Instagram and sa Facebook in the future. So, kakun ka!